Dr. Winston Casio, ang spokesperson po ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na ng PAOC. Sir, magandang evening po sa inyo. Si Johnson po ito sa Teleradyo Serbisyo. Good evening po. Yung mga taga-subaybay at mga taga-pakinig. Opo, kumusta ho ang inyong operation doon sa mga illegal Pogo Hub na na-discovery po ninyo ang latest po from the Office of the Solicitor General? Anytime daw ho, within this month, makapagfa-file na ng co-warranto petition. Anong say po ninyo? Well, kami ay lubos na nagagalak dyan sa development na yan po. Kapag alam naman po natin na ongoing na yung cancellation ng Certificate of Live Birth ni Gu Waping o ni Alice Real Guo. So, expected na yon. Susunod na po yon yung co-warranto. So, she will be, she needs to get down from the Bamban Municipal Hall as its municipal mayor. Opo. She does not deserve that seat. Opo. Sa panig ho ba ng PAOK, ilang reklamo or complaints na po ang na-file po ninyo against Mayor Guo? Siyempre po naman, yung kay Mayor Guo, isang kaso lang po ang mapapile namin doon. As of now, yung qualified human trafficking. Opo. Yung ibang kaso po ay nakadepende na po yun sa ibang ahensya. Katulad po, kung kakasuhan po siya ng money laundering, ang magpa-file po noon ay yung Anti-Money Laundering Council. Opo. With regards to tax evasion naman po, that would be Bureau of Internal Revenue and so on and so forth. Opo. Basta sa kasong kriminal, kami po ng CIDG ang magkatuwang po doon. Opo. Dr. Casio, yun hong binanggit yung qualified human trafficking, hindi ho ba yan per count pa? Kung halimbawa ilan po ang nabiktima nila, ganun ba yun? Hindi ako sure doon kung per count, no? Antayin natin sa panel of prosecutor, yung unang pagdinig ng preliminary investigation will be happening soon. Kung hindi ako nagkakamali, July 5 po ang unang pagdinig ng preliminary investigation. So, we'll see from there. Opo, opo. At yun hong inyong nadiskubre sa Porac, Pampanga, tapos na ho ba ang kabuuan ng trabaho po ninyo? As in, lahat po ba ng vault ay nabuksan na at wala na hong naiwang kinakailangan pang i-search sa compound po na yon ng Lucky South 99? Hindi naman po. Inaantay pa po natin yung motion to break open noong Lucky South 99 na tinatawag po. Ano? So, we're still awaiting kung kailan may pagkakaloob ng korte. Ang motion to break open, maging yung ibang mga bagay-bagay in relation to that particular Pogo raid. Opo, pero sure ba tayo na wala na hong naiwang tao po dyan sa anumang kwarto dyan sa loob ng napakalaking compound po na yan, Dr. Casio? I'm pretty sure wala na po sapagkat binabantayan po yan 24/7 ng Special Action Force. So, kung meron man hong tao dyan, we should have known about it. Kasi more than 1 month na po eh. Matagal na, yung, no? Yung operation. Ay, mag-1 month na yung operation June 4. Opo. Unang nag-serve kami ng warrant. July 2 na po ngayon. So, in the next few days, isang buwan na po. Ayun. Palagi ko wala na dyan. So. Opo. Yung iba ho nagtatanong siguro, bukod ho dun sa Porac, Pampanga, una yung Banban and then nasundan ng Porac, Pampanga, meron ho ba tayong iniintay pa na halos kasing laki niyan anytime soon? Anytime soon, hindi na ho ganyang kalaki. Ang sinusundan po natin ngayon ay yung mga sanga-sanga in relation to Porac at saka Bamban. So yun po yung kinakailangan ho kasi nating maisara ng maayos itong kasong ito. By saying that, syempre yung mga nakatakas, opo, mga boss, and so on and so forth, kinakailangan po nating ma-account yun. Opo. Then in the next few days, dapat masimulan na po yung pagsampa ng kaso. In fact, kanina, Johnson, I don't know kung alam na ng nakakarami, nagsampa na ng kaso sa DOJ, yung PAOC at saka CIDG, laban doon sa unang na-identify natin na mga kidnappers at saka torturers. So, gumugulong na po ang proseso. Ano pong mga nationality nung sinampahan po ninyo ng reklamo? Mga dalawang Chinese nationals po ito na na-identify at saka 7 John Doe's. Opo. Sila ho ba'y nandini pa sa Pilipinas o paano po? Are they all at large? Ganun po ba? Yung dalawa ay kasama po sa mga nahuli natin doon sa Porac, Pampanga. Opo. Nasaan po sila ngayon? Kaninong custody? Naka-detain po sila ngayon sa PAOC facility sa Pasay po. Opo. Huwag pahuli sa Balita Talakayan. Subscribe na sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel.